Good morning po, Doc Willie to. Nasa Albay po tayo. Nasa Pepperland Hotel tayo. Dito po sa Albay, maaga pa siya. So, meron ako mga tips ngayon about COVID. Pero pakita ko lang sa iyo, maganda tong hotel na natirahan namin. Yan. Okay, maganda yung setup niya. Maganda yung design niya. Ayun, ang ganda ng design niya. Pasok tayo dito. Maagang breakfast kasi alis na kami. Punta kami ng Sorsogon. Okay. Punta kami ng Sorsogon. May mga sortie. Nandun na yung slate eh. Anyway, yan, para makita. Makakita kayo na iba. Okay. So, ang topic natin ngayon, yung pagtaas muli, kahit ayaw natin, pagtaas muli ng COVID case, na mababa ang camera ko. Pagtaas muli ng COVID case sa South Korea, sobra taas sa South Korea, 300,000 cases a day. Tayo 30,000 cases a day nung pinakamataas, pero syempre underreported 'yun eh, yung mga antigen. Mga antigen test din makasali pag sinama mo, balay ko. Tingin ko lang, baka times 3 yun eh. Times 3 yung nangyari. Alam naman natin, underreported yun eh. It's common sense. Pero okay lang kung 30,000 tayo before o 100,000. At least nakalampas na tayo sa COVID surge natin noong January, February. Tulad na sinabi ko, di ba? Sabi ko by March, medyo okay tayo. So, ang concern lang natin ngayon, bakit sa South Korea, 300,000 case a day? Sa Hong Kong, mataas pa rin sa Hong Kong. Tapos sa China ngayon, doon sila ngayon nagsa-surge ng Omicron. Plus, yung concern pa natin, yung sa United Kingdom, sa UK, sa Europe, bakit ang taas din ngayon sa Europe? May bagong surge, I think 2 days ago pa lang. Ang tanong natin, aabot ba ulit sa Pilipinas o tapos na tayo? Yun ang tanong, di ba? Aabot ba ulit sa Pilipinas o tapos na tayo? Ganito kasi po yung Omicron surge. Yung Omicron kasi, ito sa pagkakaalam ng mga lahat ng inaaral natin, wala namang 100% sure dito, okay? Walang 100% sure. No one can predict it. Pero sa pag-aaral natin, ang Omicron, may original Omicron. Yung original strain, yung BA1. BA1 yung original. Tapos may Omicron na variant siya. Ang pangalan ng Omicron variant, Stealth Omicron, S-T-E-A-L-T-H, Stealth Omicron, parang medyo wise na Omicron. Ang tawag naman doon, BA2. So may BA1 na original at may BA2. Ang nagsa-search sa Europa, nag-search na sila ng BA1 dati. Ito, pagkakaalam ko, nag-search na sila ng BA1. Ngayon, may search sila ulit ng BA2. So, doble. Sa Amerika, parang meron na sila pareho eh. Nung nag-search BA1, BA2 na eh. Tapos na. Dito sa Hong Kong, sa South Korea, hindi ko pa nakita kung ano sequencing nila. Malamang, hindi ko sure. BA1 or BA2. Tapos sa China, nag-search. Alam natin, mabilis. Ngayon, sa Pilipinas, ano ba yung nakita natin na tumaas sa January, February? Ang tumaas sa atin, base dun sa sequencing, ay BA2 na. So, nandun na tayo sa BA2 na, sa stealth Omicron na tayo. Parang hindi tayo gano'n dumaan dun sa BA1 na bagyo. So, kung natapos na tayo sa BA2 na stealth Omicron, at yun pa rin ang kumakalat sa ibang bansa, logically, dapat protected na. So, logically, dapat protected na tayo. Andito na si Dr. Alisa, yan. Anong baba? Yung bag natin ang baba na. Di ba? Sige, wala pa daw. So, yung logically, dapat tapos na tayo sa BA2. Kahit maraming kaso ngayon sa South Korea, sa China, sa Hong Kong, sa UK, protected, so parang hindi ka na magta-travel ban. Pero
how sure are we na protected na tayo? Tsaka ilan na ba nahawahan natin? Okay. Ang reported natin nung nahawahan ay baka hindi ko mas konti yung numero, pero marami nagsasabi 1 million inabot ng Omicron kasi talagang dami ng antigen test na lang, katulad ko at yung mga ibang kamag-anak ko, puro antigen test na lang, hindi na umabot dun sa PCR. So anong tingin natin? So sa tingin natin, parang hindi na tayo dapat tama. Okay, naglipat lang ako para mahina internet doon ibang bansa, di ba? Hindi mo masabi unless tapos na tayo sa BA2 eh. Baka hindi pa tayo dumadaan sa BA1, hindi mo masabi. So anyway, yun lang ang concern natin. So most likely, parang hindi tayo andun yung internet. Ay, okay, check ko lang internet eh. Nasa labas yung internet. Okay. So, sa tingin ko, dapat hindi na tayo tamaan nitong BA2. Oh, pero wala naman 100% lagi sa ganyan, 'di ba? Walang 100%. Ang alam natin, tumaas 'yon dahil nagluwag sila. Nagluwag sa Europe, siguro nag-level 0 sila doon ulit yung kaso. So, para sa akin, mas okay na muna 'yung level 1, hindi ko agad-agad i-level 0 kasi titingnan muna natin. Siyempre, tumataas sa kanila. Maraming magta-travel, hindi naman natin gano'n na tinetest, lulusot na naman sa atin. Possible na may immunity na tayo, tinamaan na tayo ng Omicron, tinamaan ako ng Omicron, baka hindi na tayo dapat mag-worry. Pero basta may tumataas sa iba, hindi mo alam eh. Mamaya may BA1 pa rin, di ba? So we keep our fingers crossed, tuloy lang yung bakuna. Sinasabi ko lagi, maghanda na ng mga ospital na itatayo sa infectious disease. Bumili na ng bagong gamot sa COVID. Meron na tayo sa Maynila. Itong generic na Paxlovid. Yung generic na Paxlovid. Pag tinamaan kayo ng COVID, humingi kayo sa Manila City Hall. Yun ang pinakamaganda. Mas maganda pa itong generic. Ang brand nun ay Bexovid. Kumpara pa sa Moldopir. Ingat lang tayo. So, sinasabi ko lang, tumataas sa ibang bansa, ha? So, ngayon, di pa tayo dapat mag-worry. Pero alisto ako sa pagbabago dito. Okay, so hopefully wala naman mangyari, pero mukhang magkakaroon pa ulit ng surge. Hopefully wala sa April, hopefully wala sa May, baka yung later. Yung Delta Cron naman na issue, mukhang hindi naman tutuloy. Hopefully hindi naman tutuloy. So yan ang mga binabantayan natin. Pasensya na po, paputol-putol yung internet eh. Thank you so much, ingat po tayo, God bless po. Papunta na kami sa source of God ngayon, very early. Thank you.